Kumusta po kayo mga kabayan? This video will be in Filipino language but we will also make another one in English. Pag-usapan po natin ang latest na arrival procedures sa Pilipinas. First of all, maraming salamat po sa inyong lahat, our dear subscribers and channel members, at lalo na po sa mga walang sawang pumipindot ng like button at nagbibigay oras sa pagsusulat ng mga comments. Ang first step po ay registrations. At sa akin pong opinion, ito po ang pinakamahalaga dahil ito po ay ipapakita sa check-in. At kung wala po tayo nito, ay hindi po kayo pasasakayin ng eroplano. So napaka-importante po ito, kaya bigyan po natin ng atensyon. Okay po, so sa kasalukuyan, mayroong 7 paliparan o airport na tumatanggap ng mga international arrivals. Manila, Clark, Davao, Subic, Laoag, Bohol at Cebu. Ngayon, maitatanong po ninyo, bakit kailangan po natin i-discuss lahat ito? Una po, sa pagluluwag ng restriction sa Pilipinas at in anticipation sa pagdami ng pasaherong uuwi sa Kapaskuhan at sa kadahilanang ang travel cap sa Manila ay hindi pa tuluyang tinatanggal, inanunsyo po ng DOTR at ng PAL na maraming mga biyahe ang maaaring ma-divert. Ayon sa airlines, sa PAL, sa halip na ikansela ang mga biyahe, ay mas mabuti nang ma-divert ito. Kaya naman ang ginagawa at gagawin muli ng airlines ay ida-divert ang inyong flight sa ibang mga airports tulad ng Bohol, Subic, Davao, Cebu at iba pa. So sa nakaraan po, mayroong 10,000 mga pasahero ng mga Pilipino ang na-divert. So aasahan po natin na mas marami po ang magiging bilang ng mga pasaherong madadivert. Kaya kung kayo po ay biglang na-divert, mahalagang alamin po natin ano ba ang mga pinagkaiba ng mga requirements sa ibang airports. Okay, so simulan na po natin. Una, pinaka-importante ang One Health Pass. Ang One Health Pass po ay required sa lahat ng pasahero. Walang exemption po dito, Filipino man o hindi, bata o matanda, bakunado o hindi, required po ang One Health Pass sa mga lalapag ng Maynila, Clark, Davao, Subic, Laoag, Bohol. Ang isa pong pagbabago, ang Cebu po, effective November 26. One Health Pass na rin po ang requirement. So sa madaling salita, sa lahat ng airport, unang requirement ay One Health Pass. Ano nga ba itong One Health Pass? Kailangan nyo pong magpunta sa website na ito, https://www.onehealthpass.com.ph. Mayroon po kaming separate na tutorial video para dito. Dito po ay kailangan nyo lang mag-fill out ng online form at sa dulo, pag tama lahat ng inyong ginawa, magkakaroon kayo ng QR code. Paano po? Ikiklik lamang po ang EHDC 24 hours before departure at kumpletuhin ang registration at generation ng QR code. Okay, so One Health Pass na ang required sa Cebu. Kailangan pa rin ba natin mag-register sa MCIA or sa Mactan Cebu website? Sagot, hindi na po, effective November 26. One Health Pass na lamang po sa Cebu. Next, sa lahat ng lalapag ng Davao, bukod po sa One Health Pass, required po kayong mag-register sa Safe Davao QR. Ang pupuntahan pong website ay https://profiles.safe-davao.com/registration/person. Lahat naman po ng mga links na ito ay ibibigay po namin sa description box ng video. Next po, kung kayo ay non-OFW na lalapag ng Clark, in addition sa One Health Pass, kailangan din po mag-register sa Padlab. Okay po, non-OFW lamang po ito. Puntahan po ang website na https://www.padlab.ph/dls/ecif. Okay, next, napakaraming nagtatanong po nito, Redcross ECIF. Kailangan ko ba ng Redcross ECIF? May One Health Pass na ako. Sagot po, sa mga lalapag ng Clark o Subic, kailangan po ninyong mag-register sa Redcross ECIF. Okay po, dito po yon sa website na https://c19.redcross.org.ph. E ano po itong Dashlab? Ito pong Dashlab kasi pag nagpunta po kayo sa Redcross ECIF,
ay mapupunta din kayo sa Dashlab. Okay, so pag pinuntahan natin ang website, makikita ito sa inyong mga smartphone. Pindutin po itong dashlabs-cif form. Then, kumpletuhin po ang mga impormasyon dyan. Then, sa dulo, magkakaroon kayo ng Dashlab QR code. Tanong, ang itatanong po ng airline staff sa check-in natin, where is your Redcross ECIF? Ano pong ipapakita natin? Sagot, ipapakita po ang Dashlab ECIF QR code. Ang Redcross po, ang ginagamit nila ay Dashlab. Ipaliwanag nyo na lang po sa airline staff kung hindi po nila alam. Pinakahuli po, kung kayo ay pasahero ng Saudi Airlines. Ulitin po natin, mga pasahero lamang ng Saudi Airlines. Kahit saan po kayong airport lalapag, bukod sa One Health Pass ay kailangan nyo po mag-register sa Redcross ECIF. Okay, so sino po ba ang mga dapat gumawa ng mga registrations na binanggit natin? Number one, lahat po ng pasahero, pati na bata, ay dapat pong i-rehistro. So, isang tao, isang rehistrasyon, pati po bata o sanggol, kailangan pong registered sila. Number two, fully vaccinated or not, kailangan po, bakunado man o hindi, required po. Number three, Filipino or foreign national, required po ito. Number four, kahit pa saan kayo galing, green, yellow, or red country, required po ito. Okay, so after ng mga registrations na yon, hindi pa tapos. Mayroon pa pong mga ibang kailangan tulad ng trace app. Ito po ay nakalagay sa mga guidelines ng airlines pero wag pong magulat kung pagdating ng airport hindi naman gagamitin ang trace app. Pero recommended po namin ito na install dahil maaari po itong hanapin sa check-in dahil ito naman po ay nakasulat na mandatory sa inyong mga airline guidelines. Next po, ulitin natin ang clarification na ito. Dati po kasi kailangan ang OASIS para sa mga OFW pero pag tinignan po ninyo ang PAL guidelines, wala na pong OASIS doon. Ang recommended po namin kung kayo ay OFW, ang gawin po ninyong registration before departure ay ang OWA Uwian na website. Meron din po silang mobile app. 2 days before departure ang amin pong recommended. Or kung may RT-PCR test kayong dala sa mga fully vaccinated at manggagaling ng green country, kapag mayroon na kayong RT-PCR test result, mag-register na po sa OWA Uwian na para po makita na ang OWA kung saan kayong probinsya dapat ihatid. Mayroon po silang mobile app pero hindi po sa lahat ng bansa ay mai-install nyo ito. Kaya recommendation po namin dito na lang po sa website na https://uwiana.owa.gov.ph. For non-OFWs, kailangan po ninyong mag-book ng inyong hotel accommodation. I-discuss po natin in details later kung ilang days or nights nga ba ang mga dapat ninyong i-book kung kayo ay required mag-hotel quarantine. Okay, pero sino ba ang OFW? Ang OFW po ay dalawang uri ayon sa DOLE Department Order 226. Kapag kayo ay may valid na work permit, may valid na Philippine passport, may validated contract ng POEA or POLO, ang tawag po sa inyo ay documented OFW. So sino po ang mga OFW na undocumented? Ayon pa rin po sa DOLE Department Order 226, kung wala po kayong work permit, o kaya naman walang validated contract ng POEA or POLO at hindi kayo permanent resident o citizen ng ibang bansa, then pwede pa rin kayo makapasok sa kategoryang undocumented OFW. Pero paano po? Ayon po sa DOLE Department Order 212, ang mga sumusunod ay pasok sa undocumented OFWs. Una, kung kayo ay mga dating OFW na nawala ng trabaho dahil sa pandemya. Pangalawa, mga walang kontrata o mga direct hire, kayo po ay kailangan makipag-ugnayan sa polo para maproseso po kayo. Pangatlo, kahit po kayo ay walang OEC, pero basta kayo naman ay aktibong miyembro ng OWA, then pasok po kayo dito. Okay po, so malinaw naman kung sino ang OFW, documented man or undocumented. Kayo po ay ituturing na OFW at kapag uuwi po kayo, nakasama nyo ang inyong anak at asawa, sila din po ay ituturing din na OFW at malilibre din po sila. Ang madalas itanong po sa ngayon dahil sa marami na ang nakapasok galing ng green country, libre pa rin ba ang OWA-uwian na o yung paghahatid sa probinsya?
Ang sagot po ay yes, may hotel quarantine man kayo o wala, sagot po ito ng OWA. Ang tanong, hanggang kailan po? Wala pong specific na end dahil ang sinasabi po ng gobyerno ay libre ito hanggang official na ideklara ng WHO na tapos na ang pandemic. Okay po, so sino naman ang non-OFWs? So yung mga hindi pumasok sa OFW, then non-OFW po kayo. Pero para malinaw, ito po ang mga pinaka-common. Una, Filipino tourist. So mga tourist visa. Pangalawa, mga naka long-term visa o kaya naman ay student visa. Pangatlo, ngayon po kung halimbawa kayo ay OFW pero ang asawa nyo po o anak ay uuwi pero hindi kayo kasama, sila po ay ituturing na non-OFWs at sagot po nila ang kanilang gastos. Paano naman po yung mga magulang ng OFWs? Kahit po kasabay kayo or hindi, ang magulang po ay non-OFW kung siya naman po ay hindi talaga nagtatrabaho sa ibang bansa at wala siyang sariling dokumento bilang OFW. Sino po ba ang mga balikbayan? Palagi po ninyo siguro naririnig ito, yung iba nalilito. Sa pag-uwi po ng Pilipinas, ang balikbayan po ay ginagamit na termino para po sa mga dating Pilipino or former Filipinos. Then lastly, dual citizen ng Pilipinas at isa pang bansa.